Or hindi lang natin kapanahunan. Ibang generation na. Ah, wow! Nag-Angela pala si Yahweh dito! Oh my God, hindi ko alam! Hindi ko alam na Angela pala pinagtalo niya kaya doon, kay Onik. Oh my God, I'm actually shocked. So, hi guys! So, another new content. Yan, we're going to do a game analysis again. But this time, on MPL Indonesia. Yan. Yung i-game analyze natin ngayon is the Onik Indonesia versus Aura game number 3. Kasi, nabalitaan ko tinalo ng Aura ang Onik Indonesia. And dahil natalong Onik Indonesia, na maraming naniniwala sa kanila. So, ayun, marami rin natalo sa parlay nila sa rivalry, including us. Oh my God. Lose rig na kami sa rivalry. Parang almost malapit na kami siguro sa 6 digits na talo na sa rivalry dahil super lose rig talaga kami lately. Dahil ang daming upsets, ang daming natatalo ng mga top teams ngayon, yan including na our best example ng Onik Indonesia. So sira talaga lahat ng bet namin. But then again, yung natalo lang din naman namin is napanalunan lang din naman namin siya sa mga previous bets namin. So yung mga tatay sa rivalry, be sure to hashtag be responsible and hashtag bet wisely. So ayun, wag na natin patagalin pa yung ating game analysis. So lilitan ko lang to and ililipat ko lang to sa gitna. So guys, this is the first time that I'm going to watch this game. Ah. Hindi ko napanood yung buong series, pero since ito yung parang pinaka win or lose na game na, ito na yung pinaka papanoorin natin. Kasi kung papanoorin pa natin lahat or i-analyze pa natin yung buong series nila. Wow. Super, yes, abot din tayo ng 3 hours. Pero we're gonna do that very soon. Ah. Pero hindi muna sa ngayon. Lalo na sa mga super alam natin talagang super gagandang mga matches. Yan, mara nyo sa mga laban ng Blacklist. Buong series yung i-analyze natin. Pero ngayon, ito na muna. So, let's analyze kung ano nga ba nangyari at kung paano nga ba natalo ng Aura ang Onik PE, Onik Indo. So, ito na ba ang sign? Napapakita na ba ng Onik Indonesia yung mga crocs nila? And I'm super happy for Yahweh na ma-redeem niya yung sarili niya, especially against Onik Indonesia, di ba? So yan, panoorin natin, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Again, hindi tayo masyado magtatagal sa draft kasi hindi nga ako masyado naniniwala sa ano, sa drafting. Yan, marami kasing ano, marami kasing process yan. Silang mga teams na pinagdadaanan before sila mapunta sa ganitong draft or strata. Kaya magpo-focus lang tayo sa hero's pick. So yan, i-forward ko na to. Kaya magpo-focus lang tayo sa hero's pick at sa execution. Ay, sorry. Grabe ha. Parang ini-expect mo ba, Wise, na Aura ang tatalo sa Onik? Are yung pinusuhan ko si Aura, natalo ko. Kaya parang bigla akong na ano eh. Pero yun pa rin naman, mga pro player pa din. True. Kaya yung ano kasi yung Aura kasi medyo rough start sila sa week 1. Wherein na ano sila, na 0 to sila. So going week 2 or dito, parang hindi ito yung in-expect ko na unang makakatalo sa Onik actually. Pero ayun, natalo nga nila. Saka yung mga player kasi parang ano, kunyari si Yes, Kiel, hindi familiar, si yes. Or hindi lang natin kapanahunan, ibang generation na. Ah, wow! Nag-Angela pala si Yahweh dito! Oh my God, hindi ko alam! Hindi ko alam na Angela pala pinagtalo niya kaya doon, kay Onik. Oh my God, I'm actually shocked. With the letter T. So, tingnan lang natin ang last pick ng ano, ng Onik Indo. Yan, so glue. So, wow! Interesting! Hindi ko alam na nag-Angela siya kasi legit, hindi ko talaga napanood yung buong series na to. Legit, even itong game na to, hindi ko to napanood. So medyo na-shock ako na Angela pala ang pinangtalo ng Onik Indo, ng Aura sa Onik Indo. So ayan, tingnan natin yung lineup ng Aura. So it's Fredren, Novaria, Kari. So parang classic na mga high-pick heroes ngayon. Tapos Angela and the CC. So dito sila medyo, dito sila medyo na iba ng ano nila, ng identity nila, especially Angela on Yahweh.
And yung lineup nila medyo standard lang naman to bukod sa ano, bukod sa Angela. So I'm super excited to see kung paano magpi-play around ang aura sa Angela ni Yahweh. Kasi we all know Yahweh is a very aggressive ano, roamer or setter, and you cannot set with Angela. Diba? Kasi super magre-relay ka sa set ng teammates mo para maging effective ang isang Angela. So super excited ako makita kung paano i-maximize ng teammates ni Yahweh. Ang ano na to, ang hero na to. Oh my God. Tapos sa Onyx Indonesia naman, yan, Glue. Oh my God, parang yun na lang ulit ako nakakita ng Glue. So excited ako makita to. Special lagi yung CC, kaya niya bang masumabay kay CC, I'm not sure. First time ko lang makita tong matchup na to. And last pick Glue to ha, last pick Glue. So alam nila na CC na yung ano, yung kalaban. So parang they're saying na ito ang pang-counter namin kay CC. So makita natin yung matchup na to kung effective. And the Mortis, Claude, yan, CW, ay si Alfred pala ang naglaro. So maybe that's why they lost. Charot. Oh my God. Charot, kasi oh you know, compared God to CW, mas ano sila, mas, parang mas solid sila since mas marami silang experience with CW. I'm not shading Albert, it's just reality. And Kibo, yan with the Arlo, super good ano now, super good room. And Bexana, grabe high pick Bexana, no? Yeah. With a fast wave clear, CC, long range, di ba, and the annoying ultimate na iba to mo lang sa turtle, and additional CC na rin. So standard ano naman, standard lineups bukod sa Angela, ay yung pinaka exciting ano na to, exciting pick dito sa lineup na to. Pero ang i-notable ko lang dito is yung perspect predrin, kasi madalang ang pina-perspect predrin ngayon, lalo na sa dami na option ngayon na ano na tank jungler. Kasi dito late naman na naban yung Barats, lalo na may mga Barats, may Guinevere, may Backshadow na nakaban ng Backshadow dito, may Martes. So wala masyado nag-high pick ng Predrin. Pero kung ako lang ha, personally, kung kakalabanin ko si Kyrie, aagawin ko talaga sa kanya ang Predrin. Kasi yung mga past matches nilapad ko sa Onyx Indonesia, grabe ang solid ni Kyrie sa ano, sa Predrin. Talagang pag may Predrin ng Onyx Indonesia, para silang ano, para silang Bren. Kakabahan kayong mag-objective. You cannot start objective and you cannot force objective na makipag-retriyan kayo pag merong predrain ang mga katulad ng ganitong teams like Onyx Indonesia and AP Bren. As may malakas na jungle. No? Oo. Nakalaw talaga sila as in. Super, super, super. Super OP pa rin ang predrain for me. Lalo na nabab siya last patch. So yan na. Huwag na tayo tumigil dito. Focus na tayo sa ano, sa game. So ito yung ano nila. What do you call this? Natasan ko lang yung HD. May mga ganyan-ganyan. Oo nga, may mga data dito. Early to mid game, late game potential, mas lamang ang aura. Because of the carry. Yeah, because of the carry. Mas malakas yata ang lady ng carry to Kolod eh. Damage potential, team coordination, pushability lamang Onyx. Di ba mas lamang ang ano, sa push, ang may Novaria. Dahil grabe magpush ang isang Novaria. Nagpapaulan lang ng donut sa base. So, huwag natin patagalin pa. My God, I'm super excited to see Yahweh and Angela, my God. Nag-Angela na ba si Yahweh before? Noong kalaban natin sila. Kalaban natin, hindi yata. Parang no. Parang kung ako, nung kapanahon na namin against Yawin na nasa Echo pa, mas pipili na namin siya mag-Angela. Yawin, bakit hindi ka nag-Angela nung ano? Nung kalaban ka namin. Nag-excited ako sa Angela. First time ko ito makakita kay Yawin. Or ito na ba ang sign? The new Yawin, di ba? Malay mo si Yawin, ano na rin, utility users na rin. So yan, standard, ano lang naman, standard laning. Martis. Pag Martis, sino namang sa Jungle Wars? Martis, Predrin? Parang Predrin, no? Unless, super... Namang Evelyn dyan, yung Martis. Pagka, ano na, Predrin na. Pag late game na, no? Doi naman talaga, oh! Wow, ang aga. Ang aga. Hindi kayo na-expect yun ha, kasi level 1 sobrang lakas ng Angela.
to the point na walang may kayang makipagharutan kay Angela ng level 1. So hindi ko sure. Balikan ko alam kung ano nangyari doon. Kasi ako as an Angela user din somehow. Paminsan. Walang nakakatalo sa level 1 ng Angela, promise. Kahit sinong, bold siguro kay Valier. Ano ba nangyari doon? Kasi napaluna agad eh. 50% agad yung HP. Siya ang iniskila ni Sans. Pero grabe yung ano, dito nyo makita kung gaano kalakas. O medyo naging aggressive yung siyabi yung support siguro na yan. Siguro naputokan ng minion yan. O hindi. Ay hindi. Parang nakiskilan lang talaga ni Sans. Tsaka ni Kiboy. Grabe yung Arlo ato. Oh my god, this Arlots. Ang annoying ng Arlot as in, grabe. Parang hindi naman lamang ang glue sa CC na binubuli lang ni Ara, no? And parang hindi rin naman ganun kaganda ang glue against Kari, I think. Especially against Novaria, hindi naman niya masasaniban to. So parang itong glue pick na to, feeling ko pang counter talaga nila sa CC. Do, tignan natin later, baka pang ano pa pang mid game. Uy, grabe ang pasok ni Gugon doon, ha. Wow, showing mastery on Fred Rin, ha. Ayun lang. Nasobrahan pala. Oh, wow. Nice knife. So, wala masyadong ano. Magaganap sa first turtle. For sure, magdo-double buff muna to, I think. Ay, hindi. Kasi nasa... wala pa yung red buff. Isert agad nila. Baka mag-level 5 si Kyrie. Wait lang, level 4 si Yawe. Ah, nag-engage sila! Wow! Perfect use of Angela! Oh my god. Super ganda ng paggamit sa Angela dun, sobra. Especially against, sumani pa siya sa CC. Alam natin kung gano'ng kalakas ang early skirmishes ng CC. Lalo na sa first turtle. I-replay kaya nila yun. Grabe oh. Take note of this. Especially sa mga Angela user. And sa mga magkakaroon ng kakampi ng Angela user. Level 4, sobrang lakas ng Angela. Especially sa mga walang spells. Katulad ni Boots and Sans. And tingnan nyo kung gano'ng minaximize ang aura yon. It shows na meron silang mastery ha. Ayan o, alam nila eh, o, na walang spell si Sans, kaya pinasok agad ni Aran. Once na nadikitan ng CC yun na may Angela, super wala ng takas yun, promise. Grabe o. Palo, marunong sila, in fairness, marunong silang mag-play around sa Angela. Si Kabuki, parang... palo din mag-ano ngayon, ha? Dati pa eh, no? True. Kasi ako personally, pag Angela ako, mas gugustuhin kung mas nagkocall yung kakampi ko na, oy, ready ka sumanib sa akin, ha? Compared na ako yung magsasabi na, oy, ready na ako sumanib sa'yo. Pumasok ka na. Mas dapat mas mag-call yung kakampi mo kung kailan sila sasanib or tumingin lang sila sa'yo para naka-ready silang sumanib, eh. So, yan, tingnan natin kung ano mangyari dito. Meron na bang rotation after ng first turtle? Wala pa naman. Makita kaya natin sila mag-ube sa Golden. Pinapressure nila yung mid. Alam mo si Kyrie sa XP. Kahit nakakuha ng turtle ang aura. Wow, glue is back pala dyan eh. Kaya glue is back nga. Parang nilast week nila yung glue. Parang somehow pang counter sa CC. Pero parang hindi naman. Especially pagdating ng late game, parang mas bubulihin lalo to ng CC. Parang wala namang counter dyan yung glue, no? Ayun nga, parang yung Novara hindi na maabot. Yung Predrin hindi naman niya maboset yan. Yes, yung Angela may sanip. Tapos sasanip pa yung Angela sa carry, no? Pag sinan niyo ba ng glue yung ano. Diyan ka minsan maka-curious pagka pro team eh. Kasi hindi naman nila pipick ng basta-basta yan eh. May reason. Siguro ang pinaka-reason ng glue is master inibot sa glue. At the same time, yung early turtle. Especially meron silang Martis na gusto nila ng pressure agad sa turtle na. Para malakas agad sa turtle.
Hindi nakahiwa si Kaya Rilevel. Hindi, kasi nagkaroon ng bakbakan talaga. Pinoforce ng ano, si, ano. Grabe si Arana. Si Arana. Sa inyong combo nila. Ayun. Gogo tulog ang pasok kung pasok si Arana. Uy, nabuhay! Nabuhay yun! Walang bawas, walang bawas. Alam niyo, walang bawas. Hindi nasaksaktan. So, yun yung combo nila pala. It's not the Yahweh carry doon. So, bagay early pa lang. Sobrang minaximize nila yung early skirmishes ng ano, yeah, ng CC. Ang galing. Gawin lang. Ang lakas ka sa first turtle. Ang lakas ng turtle objective. Talagang sure na matazone yung jungle, no, Waes? Kasi ano kaya sabi yung Mardis pa na malakas sa ano, sa early? Ano nga ba naman magagawa ni Martis sa 2v1? Sakit. Grabe yung damage ng post 5. Nang Roam Orlod, bakit gano'n yung damage? Parang hindi post 5. Parang dapat nilang baguhin si Arlot. Yahweh. Ano masabi mo kay, ano, kay Albert as a gold lane? Kasi nakalaban mo siya before sa... Oh, wait. Mabubuhay ba si Gugun? Parang buhay yan. Kung na-SSN niya yung ano, yung mga... Gago buhay! GL card! Grabe, sobrang sulit ng Angela. Ako maano ko dyan, masabi ko dun sa tanong mo. Napush pa yung med. Ano masabi mo kay Albert as a gold lane? Parang na-awkward na ako. Bakit? Kasi yung paglipat niya parang di agad siya nagamit, di ba? Oo, actually. Tapos pa depende sa kanya kung sinasabi open siya sa storm niya na ayaw niya na mag-jungle, ganun. Willing siya mag-adjust kay Kyrie, no? Para ano? Parang weird lang. Para maging kakampi niya. Parang isang season siya na bangko eh. Parang nakakamisalima kita si Albert sa ano, no? Sa jungle. Kasi super galing mo rin naman talaga ni Albert sa ano eh. Sa jungler eh. Na ano niya yung so, makita ulit natin dito. One-man moments niya. One-man moments. Sa hanip na naman, no. Talagang grabe, sino-zone lang ng ano, ng CC Angela yung jungler. But this time, hindi niya na-zone. Kasi ready na yung Onyx na kapag adjust sa ganong na, ano. Makunat na din yung yeah, the same time, may item na si Kyrie. Level 10 versus Boots. Level 9, wait. Ha. Boots, in. Oh my god! Onyx Esports! Wait lang, so Kabuki. Walang purify si Kabuki kaya namatay. Pero red-wise, lamang talaga ang, ano, ang predrin sa Martis. Apo, papasokin ganyan. Yung ano din doon, naganda rin ang flicker ni Kiboy doon super. Grabe talaga ang ambition ng Novaria. Grabe lamang ni Yes KLK, ano, Sans? Yeah, kasi dahil sa kanila rin ang ano eh, sa kanila rin ang mga turtles. Ako, i-ano ko lang dito, i-take note ko lang. Katulad nung ano na to, nung team na to, mas nag-high pick ang Onyx Indo sa Vexana compared to Novaria. For me personally, mas OP ang ano, ang Novaria kaysa sa Vexana. For me lang ah. And feeling ko, dun na rin papunta yung mga teams ngayon. Since, pa 2 weeks pa lang MPLPH, and I think pa 3 weeks pa lang ang ano, MPLID. Pagdating naman week 5 yan, tingnan mo, ano na to, first pick, Novaria na itong mga to. Kasi, yung ginagawa ni Novaria, promise, sa buong game, sa buong lahat ng heroes sa Mobile Legends, siya lang ang bukod tanging nakakagawa nun, wala nang iba pa. Siya lang. Kaya sobrang OP ni Novaria for me. And I'm actually super excited din na makakita ng Novaria post 5 to the point flex nila doon. Ganyan pa din lang gawin eh, no? First pick Novaria, and pag nakita ng kalaban yun, hindi sila mag-hyping ng mage kasi isipin nila, ay, Novaria, ano na yan, post 4. Tapos bigla sila magpipick pa ng Vexana. Lakas nila dun, for sure. Imagine tag isang skill lang nila yung mid. yung minion wave sa mid. Ganda ng strut na to, ha? Ang ganda ng strut na to ng ano, na Aura. I love it. Tong CC Angela. Grabe ang kunat. Ang lakas early. Tapos nasa kanila pa yung predrina. Ang lakas din mag-ano. Mag-turtle.
and mag-retry. Ito, ang ganda ng ginagawa nila sa ganito, guys. So, take note nyo to, oh. Special sa mga naga-Angela and sa mga magkakaroon ng kalaban ng Angela. You see this map? Ayan, ang nagsisideline sa kanila, si Angela. And si Nasha lang yun nandun, oh. Si Angela lang may kayang gumawa niyan. Na? Si Angela may kayang gumawa niyan dahil anytime pwede naman siyang sumanib lang sa ano, perfect, sa kakampi niya. Perfect, ano? Perfect explain na gawin yan kasi yung glue isa sa pinakamabagal mag-wave clear. Kaya, true. Pag Angela, perfect yung time na na-pick yung Angela dyan. Hindi, ang pwede nilang gawin dito, si Claude ang magtatapat sa Angela. O, or kaso pagka nakita naman yung Claude doon, ano? Mag-go yung ano. Mag-go sila. Yeah, yeah. Kaya nakakaurat yung Angela na yun. Minsan ayoko din yung ganyang... Pag magaling, no? Kayang-kaya niyang umutak ng ano, ng push ng ano, ng side lane. Yung mga maliliit na bagay na talagang ano, alam mong pang pro plays. Pero ingat lang din sa mga gagawa niyan sa RG kasi okay. Iba ang galawan sa RG. Pero normally pag ganito, dapat yung Angela na sa kabilang side ng ano ng Lord. Yeah. Tapos si Aran ang nasa top. Though, napush naman nila. Sakit ng ano, CC sa top. Oo, kasi walang makatapat sa CC sa side lane. Hindi ka to kaya ng glue. Nakita naman natin early pa lang. What more pa ngayon na may damage item to, may War Axe na. Parang War Axe yung nagpaganda dyan eh. Ang pwedeng mag-side lane dito yung ayun na, ayun Claude. Ayun na, yung gagawin nila. Paglalaro kasi lang. Parang hindi rin kaya ng Claude yung ano, no, yung CC. Maglalaban lang yata nila to sa turtle dito. Ayun, nag-force. Wow. Pwede mong gawin. Bat. Akay Kabuki sumanib. Uy, ano na to? Ano, ba't hindi sumanib si, ano, si... Oh, pinasok pa rin nila kaya sumanib yung ano. Sumanib na si Angela, hindi na lang nila inantay. Cancel ng ultimate ni Claude. Ba't hindi tinry sumanib ni Yawi tapos flicker out? Doon kay ano kay Ezekiel? Or sinukuan niya na? Sinukuan niya. Yeah, wait lang natin later. Oy, ay, ilalaban. Is this a retry yan? Retry. Boom! Oh, yeah! Sige, oh, wait. Wow. Wow. Grabe. Imagine nyo kung di nakuha yun, no? Okay, we're doing things. Wait nga. Balikan nga natin yung ano nangyari doon. Kung paano nangyari. So ayun, ano na sila na-realize na nila. Yawe, dapat gawang nasa bot kasi mag-skirmish kami dito and kami ang mag-hold ng ano ng Lord kasama si Aran. And I gotta commend Kiboy kasi alam nyo pag sobrang daming matches nyo nang nakakalaban ang Novaria, alam nyo, malalaman nyo na kung ano yung perfect timing kung kailan siya magandang pasukin or all-inan. And that is pagka bato niya ng ito, look at Novaria. Pagka bato niya ng poke, kita mo yun? Awesome. Ng second skill. And once nakita niya yan, meron kayong mga 5 to 8 seconds, I think, na time para maano siya, mahuli siya. And I think ayun yung nag-trigger para... Look. Ayun, opak. Ang ganda ng hula ni Kiboy doon. Yes. Pagkabitaw kaya nag-go na. True. And ito... Hindi na ultihan? O parang wala na din? Hindi na rin mabukuha. Sinukuha niya na? Kasi mahirap din sabihin eh. Kasi mas kahit ako personally, mas pipiliin ko ng sumanib na doon sa shore kesa sumanib ako na 50-50. Kasi pag sumanib siya dyan, tapos namatay din, 3B maglalakad pa siya. 3B5 yan. Unlike sa alam nilang sumanib siya kay Kabuki, 4B5 pa rin. Ay, patay na rin. Patay na rin. Kasi imagine mo kung sumanib si Yawe doon. Sayang wasted ulti na, no? Tina mo, lalaban yan, promise. Lalaban yan, papasok yan si Onyx dyan. Pero sinasakita nilang ano, ayan o, sumanib din si Kabuki. Ano na sila dyan? Out na sila dyan. Normally, ang ganyan, pag alam nyo nakapitas na kayo ng isa, nakita nyo sumanib ang Angela, okay, ang pinaka-safe call dito is out na. Wait na lang natin mawala yung S ng Angela. Pero dito nyo makikita yung, I'm not sure, mastery ng Onyx. Tinan nyo, kasi diba normal nakita nyo, nagwawala si Kabuki eh, no? Kasi pag sumanib ang Angela sa inyo, syempre mas gugustin yung humanap ng bakbakan, ng laban. Kaya ganun yung ginawa ni Kabuki, kaya talagang super sumusugod siya. Kaso nung napasob pa siya,
Abigail. Mm-mm. Na ano siya ni Kyrie doon. Tama, nakasanib pa rin, no? Grabe rin si Gugun eh. Tama yung dash in ni Gugun. May marunong din si Gugun, no? In fairness, ha? Na-dash in siya. Kahit parang laki pa ng HP ng Lord, no? Talagang ni-risk niya. Boom! May natira lang 171, no? Legit? Mm. Pero ang questionable sa akin nun, bakit nasa loob si Albert ng ano? Di na, iniit niya. Kahit na, parang questionable na nasa loob ng Lord si Albert. Look, oh. Look at Albert. Just look at Albert. Di naman niya kailangan pumasok siya para mag-BMI dito, eh. Gets? Kahit dito siya mag-BMI. Kala mo marksman main, eh, no? Hindi, makikita mo yung pag napapanood mo talaga. Or medyo nag-ano lang. Wow, saan siya galing? Dito. Ayan, oh. Parang pwede na siya sa pumesto, eh, no? Parang di naman niya kailangan. Or gusto niya lang talaga i-eat si Gugun. Ayan, wala. Nasisi na siya. Nato, nanakap pa ng Lord. Nasasan ng ano, Pedren. Pero swerte pa ng Onyx doon kasi nakuha nila yung ano. Nakuha ni Kiboy yung Lord. Palo din yung Gugun, no? Yeah, palo actually. Expect ko talaga yung jungler dyan, si Hai. Si Gugun, no? Showing Gugun ano. Yung pinasok. Di na pinalitan. Dito nalalamang yung oras sa lineup. Lalo sa jungle. Uy, wow, swerte. Naku yung blue. Dito na medyo mawawala ng kwenta si Kyrie. Pinaka pwede niya nalang gawin dito is konting CC and magtank lang ng ano damage. Walang kahit tumapat sa CC. Parang kailangan nilang i-2v1 to para maano nila sa side lane eh. Sobrang swerte pa nga ng Onyx doon kasi napitan sila si Ezekiel eh. And sobrang galing pala nila, I mean, hindi pala sila swerte. Sobrang galing nila doon na napitan sila si Ezekiel. Kasi pag hindi nila mapitan si Ezekiel dito, super talo sila sa ano, sa teamfight dito, promise. Galing ng ano, ang galing ng addition ni Yawi sa Aura. Ramdam ko yung ano niya, alam ko yung influence niya sa ano, sa team na to. And nice item for Yawe, plating time and plus of Oasis. O yun palang item ng CC. Wala nang masyadong ano kakaiba. Yung Kariwa, isang build na nila, Trinity ano, Trinity build. Yung build nila sa carry, Corrosion, Golden, and DHS. Yung ano diba, matag. Yung OG, kaso di ba naiba siya ng tank build? Oo. Tapos ngayon, ano na ulit? Na, kumbaga ninerf na yung tank. Oo, ninerf nila yung tank, yes. Yan, forward ko na to guys, kasi for sure sa Lord Dance na to eh. Kung ako yung Onyx dito, dapat ano alam na nila yung ganung ano, ganung playstyle na gagawin ng Aura na yung Angela ang magsa-side lane. Kumbaga dapat anticipate na nila 'yon. So pwede nilang gawin maging ready para patayin yung Angela. Meron naman conceal si Kiboy. So we'll see kung gagawin nila 'yon. Eh tingnan din natin kung gagawin pa rin ng Aura 'yon. Kasi baka mama in-anticipate na ng Aura na ma-anticipate sila ng Onyx. Re-reset lang nila ng i-re-reset to. Grabe talaga ang Novaria. Oh my god, super powerful ng Novaria, promise. Lalo na puro objective ang ano ngayon, ang labanan. Tingnan mo, kita mo limang ano, oh. Kita mo limang Onyx, hindi naman gagawin ni Yawe. I-split push lang siya, i-re-reset lang to ng Aura. Ang pwede naman gawin dito, hindi, parang hirap din pala na magpo-force sila. Kasi nasa isip nila, 4v5 to. Pero hindi talaga siya 4v5 dahil may sanib yung Angela. Retrihan to ang magaganap. Look at Aran, zone. Grabe si Albert, low agad. What the fuck, Kiboy? Si Kiboy na naman. Nakal sa kanya yata yung retri. Sorry. Ay, hindi pala si Yebo. Kala ko nagpahinga siya. Parang analyst yata. What the fuck, Kiboy? What was that? Damn, fucking retri.
Yeah, babalikan natin yun. Wait lang natin itong nangyayari. Posibleng mabuhay ito. What the fuck? The two times ng swerte! Ano, paano niya nakuha? Hinihit niya? Hindi ko sure! Balikan natin! What the fuck was that? So, ayan. Nag-consult sila kasi gusto nilang gumawa ng play. Kasi tama naman ang gumawa ka na ng play dito. Kasi kung di ka pa mag-aggressive dito, mapupush at mapupush yung top. So might as well na wag na kayo magsayang ng oras kasi pag ganyan, matatalo kayo sa ungguyan. Kung baka kailangan nyo nang i-risk yan, risk kung risk na yan. Kasi nga, uungguyin na kayo ng Angela dyan, lalo na nakikita kayo ng Navaria. So para sa akin, magandang call to and makita mo rito kung gano'ng ka-experience ang Onyx pagdating sa ganitong ano, Lord Dance. Alam na alam nila. Ayun o, grabe. Pero si Albert Nalu, agad, ayun ang mali ng ano, ng Onyx, especially yung Albert. Hindi dapat malo agad ang marksman. Nang tingnan mo, tingnan mo lahat ng HP ng ano ng aura ng Oneg. Halos puno pa pero si Albert low na. Mali 'yan. And I think kay Albert tong ano na to, mali na to. Especially Claude ka naman, do you really need to mag-front agad? Parang hindi naman kasi normally ang Claude, ano na lang 'yan eh, BMI pasok, stack lang sa blue buff, no? Ah, parang wala naman magpapalaw sa kanya diyan. Oo, pati parang hindi naman niya kailangan i-hit yung backline. I-hit niya lang kung ano yung abot niya. Pwede niya i-hit si Gugun or i-hit niya lang si Aran, pero yung parang didikit siya kay Kari and magpapakita siya kay Hazekiel para ma-poke siya. Parang maling-mali kay Albert 'yon, especially meron naman siyang sprint na anytime pwede siya makapasok sa kalaban. Feeling marksman lang. Parang si Albert yung inaano. Oh, loko. Hindi kasi sobrang crucial nung ginawa niya kasi just imagine kung hindi kasi kaya rin tumapang ang aura dito. Alam kasi nila na low si Albert. Alam nilang ano to, 4v5 to. Oo, alam nila 4v5 yan. Kaya tumatapang ang aura dyan. Pero kung alam nilang full HP si Albert dyan, hindi tatapang ng ganito yan. Promise. And baka nga Onyx pa ang manalo sa ano na to, sa teamfight na to. Imagine kung gano'ng katagal wala si Albert sa clash, oh. Kasi nga, nagre-regen siya. Never nga siya napunta sa clash, actually. See? Oh, tapos na yung clash, wala pa siya, hindi siya nakahit even once. Parang kung may damage dealt, total damage dealt last clash. Wala pa 1k. Diba? Ang lakas din pala spellbook niya ni CC. Parang ayun yung difference nila, malakas talaga kasi passive. Ayun ang pinagkaiba niya ng CW, or maybe kulang lang si Albert ng experience, I think. Kulang pa yan. Kulang pa sa experience. Iba na kasi yung ngayon sa dati niyang ano nilalaro na marksman eh. Kung baga si CW parang level 99 na, si Albert parang nasa mga level 70, no? Level gap. Baka nga 60. Nga 60, ganun. Parang kulang pa sa stats, no? Tsaka sa skill. Kung babatakin nila... Forward mo na yan. Wala nang nangyari dyan. Or maybe kaya nila pinapasok si Albert para lang masabing pinaglalaro nila si Albert. Kasi if you're Onyx and gusto nyo talagang manalo, parang hindi pa kapalit-palit si CW based on performance. Or naghahanap sila ng bagong identity. Kasi parang ilang season na sila, di ba? Pero kung ano yung ginagamit ni CW ay hindi naman ang ginagamit ni Albert. Ako na lang, gold. Pwede din ako dyan. Baka mamay pag yung mga jungler na nag-marks, baka ganito ka rin maayos. Gabi ka naman kay gabi ka sa amin na. Hindi, pero experience lang. Piling ko kulang lang talaga sa experience sa si ano, si Albert. Ang alam mo pinaka anong gusto kong makita? Oo. Albert to jungle, Kyrie to gold lane. Bug. Sabog ang ano nun, sabog ang social media kasi, nun. Kasi sabog, pero like the mastery na kailangan habulin ni Kyrie on the marks, man. Hindi kaya niya yan, si Kyrie yan, best player yan. Sabagay. Best player to ever exist. Pati yung ano, yung, na-try na rin naman nila yung ano, no, yung CW gold lane, and then Albert jungle, hindi rin nag-work yun, like. Uh-huh. Or maybe ayun ang mas kailangan nilang ano, no, pero we'll see. Lord fight at least nakikita natin maglaro si Albert, no?
Albert with a triple T. So another Lord part. See kung gaano kalaki ang advantage ng Novaria. Pansin nyo, literal na puro turtle fight lang, puro Lord fight lang, never na nagkaroon ng kahit anong clash, ng kahit anong pitasan. Literal na hintayang lang Lord dance. Kaya sobrang number one may siyang Novaria eh. Tingnan nyo, mark my word. High pick ng Vexana, hindi na mangyari yan. Novaria na. Kasi kung ang goal nyo lang naman sa Vexana is the pass clear ng ano ng minion wave, Diyos ko, Novaria, bilis-bilis din yan. Dalawang bato niya lang ng skill. Pass ano pa, pass rotate pa sa side lane. Is that kill? And tama nga natin mo, ginagawa nila. Inuunggoy lang sila ni Yaoi, oh. Or maybe kailangan nilang ano, no? Parang carry din na si Kiboy and si Albert ang mag-side lane. Dalawa sila habang inaalalay ni Kiboy. Pero pag ganun ba ang ginawa nila, i-hard engage sila ng aura? Possible? And kaya ba nilang makatakas? I think so. Kasi wala namang CC or hard CC ang aura. Diba? Kumbaga ang pinaka pwede lang gawing hard engage ang aura dito is the CC plus the Angela combo. Yan naman, mag-hard engage na ulit tong ano, mapipilitan na mag-engage to. Uy, ulitin ulit ng Kiboy yung ginawa niya. Ayun, ang pwedeng gawin ni Albert, i-hit ang malapit lang sa kanya. Kesa i-hit niya ang backline. Ito si Yawi, ay naunggoy lang, oh. Mayroon talaga ba kipaglaro ng unggoy-ungguyan sa Pilipino? What? Again? Ayan ang pinakakailangang patayin ng Onig at nagawa nila. Ha? Wait. Nangyari na yung kanina. So dapat medyo mas maingat na ngayon si Ezekiel. Pero nahuli pa rin siya ni Kiboy. Kiboy, grabe. Ang galing ni Kiboy nag-conceal. Grabe. Sobra. What the fuck was that? Kiboy. What the fuck? Si Aran? Gago. Ang sakit na burst nila yun. Legit. Pinapatay si Albert. Yahweh. Kabuki. Gago boy pa rin si Aran. Yan lang. Easy Lord pa rin to, walang retry yung aura. Leader, balikan natin yung nangyari. Angela, ano? Angela Curry. Parang walang papatay sa kanya. Ay, meron pala yung Vexana. Kala ko makukuha eh. Mapapatay agad ng aura yung Lord. Okay, balikan lang natin yung Lord. Yung nangyari sa Lord. So, napitas ni Kiboy again si Ezekiel, which is super kailangan ng Onek. Kumbaga yan ang pinaka number one target nila. So, isword nila yung Lord kasi 4B5. So, ayan, hinit ni Albert si Gugun, which is super good. Aran. Kanyang sumanib si Yahweh, wala pa. So, Aran, grabe. May mastery si Aran sa ano sa CC. Ah. Ganito pala mag-CC. Grabe targeting, target ano, target selection ni Aran, oh. Si Albert, oh. Parang ano pa si Aran dito, medyo umano pa siya, tinan mo. Ay, sakto lang ba yung paggamit niya ng Ben? Ah, sakto lang pala kasi hinihit na siya ni Albert. Pero normally kasi if you're fighting ano, against Claude, gagamitin mo yung Ben just mo pag nag-guess na yung Claude. Grabe, oh. Parang umuboy pa kasi Albert, eh, oh. Albert! Ito, ano to, understandable to na ito talagang pinakatamang call. Utigan pa yun, ako namatay si Kyrie doon. Possible na mas still yun ng ano, aura. So, imagine three lords. Three lords yung ano, tama three lords na to, no?
Three words ang ano, ang Onek. Sila lagi nakakakuha ng Lord ng swerte. Parang swerte pa nga ng Onek dito eh, no? Kiboy, e-engage si Gugun. Yan ang magandang mapatay nila, si Kiboy. Wala nang papatay kay Hezekiel ngayon. Grabe, lakas ng aura ha. Talagang ginagawa nila yung ano, minamaximize sila kung ano yung kayang gawin ng ano nila, ng team composition nila. Talagang gamit na gamit nila yung Angela and also the CC. Talagang trabaho kong trabaho. Super gumana ha. Talagang pinigilan nila si Kyrie. Or maybe pangit lang yung naging pagka-aspect ng ano ng glue. 'Di ba? Kasi parang di naman niya na-zone out din si Kabuki eh. Di na rin naman na-zone out si Gugun. Kumbaga si Aran and si Sisi and si Yawe na-zone out nila yung Onek while si Boots hindi na-zone out yung ano, yung Kari. Oh, parang medyo nag-backfire sa kanila yung glue dito. Boom! See? Anong back sana over Navaria? Grabe, na-agri oh. Wala na si Boots. Lord, ano ulit to? Lord Dance. Grabe oh, the team who knows how to Lord Dance. Kung sino may mastery sa Lord Dance, sila ang mananalo. Pero lamang na-pred rin dyan eh. Nakakabwisit kaya pwede rin dyan. Oo. Kaso yung flood lang. Kaso di naman, parang di ko pa nakitang nakahit si Albert. Kaya nga no, parang di ko pa nga rin siya nakita naka-SS ang okay. Parang bad game niya yung game na yun, guys. Don't judge Albert, pero bad game niya yung game. Yeah, parang bad game nga. Aware din talaga si Yawe, oh. Alam na Yawe. Hindi niya nakikita na lima. Sige, dito lang ako sa tore ko. True. Ang ginagawa rin kasi ng Onik, nagpapakita rin sila, like, katulad nito. Nakita na yung limon, pero hindi nag-push siya. Ah, nga, hindi siya nag-push. Ayoko nga, hindi siya nag-push. Kasi i-heal niya. Ena Yawe, split pushing Yawe with the Angela. Sino ka nang shot call sa aura ngayon, no? Si Yawe pa rin kaya. And hard engage sila. Aran, legit bayan. Uy, ganda ng iwa. Hindi maganda yun. Ay, hindi niyo mapapatay yan. May Angela pa yan. May vengeance yan. Nag-backfire lang sa kanila, oh. Hindi nga maganda. Maganda. No, hindi. Walang posible yung ma-burst niyan, man. Tama pala. Tignan mo sila lang, oh. Vengeance lang ang kapalit nun, eh. Grabe nga si Aran. Okay, sana yun kung ang ginawa nila doon. Parang pinang-bait lang nila sa ultimate ng Angela. Then super hard, ano sila, escape. Hard out. Parang dyan na natalo yung Aran. Ay, yung ano. True. On. Ang kinakanta kasi ng Angela, maganda siyang pang ano, pang counter-engage. O, doon sila medyo na, doon sila nadali. Understandable kasi Kabuki eh. Tapos mabibait nila yung ano, yung Purify, pwede na nilang all-inan. Oh! Albert, ang sakit! Kung matay siya doon. Kaya kung Marks pa dito, magbibuild ka ba ng Athena? Athena Shield or hindi? Hindi. Kasi parang kailangan na yung talagang iwasan eh, no? Ang parang pinakapapatay sa'yo dito yung CC eh. Angela din. Parang may pwede din sa Angela yata yung Athena, I think. Full ano? Full damage? Para masakit. Opa, poor man SS. Uy, siyakan na naman. Baka kailangan din talaga Athena, di ba yung masakit? Sobrang maximize ng ano? Ng aura yung Angela and yung CC.
Yawi. Parang ganito ka mag-predrin ah. Ha? Parang ganito ka mag-predrin. Huwag mo naman akong ano eh. Huwag mo naman biruin dyan sa ano. Parang nakatina na si Albert. Nakatina na? Nakatina na? Oo. Eh, nakatina siya. Maganda rin pala yung Athena against Pensha. Uy, ano nangyari? Tingin. What the fuck? Ooh. 2.1k. Sakit. The power of... Indonesian sniper yun ah. Indonesian sniper si Yehezkiel. Si Yehezkiel. Wala na. GG na. 60... Kanaanay si Yelly Hayes. 60 seconds dead timer. Naku, parang sinabi mo na lang din na Super Mario. Putang ina, Albert. Ang sakit. Oh, sa sana si pag-iwalayin mo kami. Pag-iwalayin mo kami. Parang dapat. Hinatid siya ni Boots. Hindi nga na. Naton. Hindi sila nagaganon. Naton si Boots. Ah, naton ba? JJ. Naku. Mukhang hindi maglalo si, ano, si Albert next game, ha? Grabe, bawas ang CC, oh. Kabisado ni Aran yung CC, ha, ah, Pernes. Natali siya kay Boots, si Boots na taunt. Wow, nice. Comment. Comment to Aura, grabe. Ganun na, no? Ganun i-execute ang ano. Ang ganung composition, grabe, sobrang minaximize nila yung Angela, yung CC. Sobrang minaximize nila din yung Angel, yung ano yung Novaria, number one mage ngayon. And then, yung pinakamalakas na pagka-hypec nila ng Predren, sobrang pasok na pasok din sa ano nila, sa lineup nila, sa kung ano yung gusto nilang gawin. And yung carry, yeah, sakto lang naman yung carry kasi meta marksman. Pero overall, super gandang performance from Aura. Talagang makikita mo doon na wala na hindi sila intimidated sa Onyx kasi may mga ganun eh, no, Waes. Parang ano mo, parang ramdam mo sa kapwa pro player mo kung kailan sila parang medyo intimidated sa ano sa kalaban eh. Ako sa mo medyo na ano ko yun eh. Nakikita ko sa galawan niyan eh ng mga napapanood ko. Ah, ramdam ko na ano to, parang may ganung ano. Pero dito talagang kitang-kita mo talaga na sobrang confident ng ano ng Aura. Yan, sa jungle, sa mage, and sa XP, makita mo si Aran, talagang hindi siya takot. Kasi ramdam mo na may mastery siya, and confident siya dun sa mastery na yon. Ayan kaya ang Yawi effect. Oo, no, Yawi effect. Oo. Ayan yung pinakagusto ko kay Yawi eh. Ako, as a pro player, guys, ano eh, pagka may isa kang oo, ayan yan, nagdadala sabihin, ng, ano, ng... Confident booster. Oh, yun yung sinasabi. Yeah. Confident booster. Confidence booster. Parang dadala ka niya eh, kahit isang tao lang siya. Iba yun pagka yung isa nahawa sa isa, tapos yung isa na yan nahawa. Parang ano na kayo nun eh. Oo, kumbaga, merong team na lima silang god mode. Ito naman, meron silang isang player na nagpapagod mode ng lima. Grabe, legit. Ako ramdam ko ha, kahit nanonood lang ako. Parang nararamdaman ko yung ano, yung presence ni Yawi sa kung paano niya nabubus yung moral. Nang ano, parang siyang meron... May ganun sa player talaga. Oo, may ganun niya. And talaga makikita mo sa game na yun, no? Kasi just imagine, kahit hindi siya setter or hindi hard knock yung gamit niya, kahit Angela yung gamit niya, ramdam mo pa rin yung ano... Yawi Kandong! Diba? Grabe. Yan, congratulations to Aura sa pagpanalo sa unang talo ng ano ng Onyx Indonesia. And on in Indonesia, talo kami sa rivalry. Pero ayun guys, katulad nga na sinabi ko, sa mga gusto mag-bet dyan, yan, please do use our link. Yan, makita nyo sa gilid, rivalry.link/VYS. And don't forget to use our code para sa mga magpe-person deposit, be responsible. Yan, VEE, responsible. To get up to 200% more bonus, yan, hanggang 5,000 pesos. Yan, for example, magbe-bet kayo ng 2,000 pesos, 200% ng bonus pan makukuha nyo, which is 4,000 more bonus pan. So, thank you so much for watching, guys. Yan, if you have comment regarding sa game analysis,
analysis natin and yung sa mismong game na to, please comment down yan below. So thank you so much for supporting, for watching. Yan, babush.